Okay, magandang araw mga katracker. Welcome sa panibagong episode ng ating YouTube channel vlog. For today's video, ipapakita ko lang sa inyo ang katatapos naming i-recondition na unit. Pero bago yan, kung bago ka lang sa aking YouTube channel at hindi ka pa nakakasubscribe, mag-subscribe ka na. Hit mo rin yung notification bell para updated ka sa ilalabas pa nating bagong video. Alright, so ito mga katracker, ito yung na-vlog ko na ito pero yun ay under recondition. So ngayon, tapos na yung unit, ilalabas na lang, kaya ipakita ko sa inyo yung final output or yung finished product ng fully reconditioned Japan Surplus Truck. So ito yun. Ayan, ito yung unit na katatapos lang i-recondition. Kung napanood nyo yung mga video nito na hindi pa tapos, ito na ngayon siya. So ipakita ko sa inyo, ipasilip natin para makita nyo at magkaroon kayo ng idea sa Japan Surplus Truck fully recondition. So ito po yung unit. Ito ay Isuzu Elf na wide, malapad po siya. Six wheeler. Ito ay may body na corrugated aluminum close band, 18 feet. So ikutan natin. Fully repaint, kulay pula yung cab, yung kulay niya. Hindi lang to basta pula, meron itong glitters. Ayan. Kaya pag tiningnan mo sa malapitan, meron siya mga glitters. Ayan. Maganda yan kapag nasinaga ng araw or nasinaga ng ilaw kapag gabi. So meron siyang windbreaker. Ayan yung windbreaker. Kulay pula din. Ayan, complete electrical lights and accessories itong truck na to. Merong air condition. Ayan, meron po siyang aircon yung cab. Meron ng plaka, nakarehistro na. So, i-shoutout natin yung may-ari nito na si Sir Rodi San Francisco na may-ari nitong World Storage Movers. Pang ilang unit na nila ito na kinuha dito. Nandito pala tayo sa Calipil Marketing Corporation. Dito yan sa Mambugdas, Bacoor, Cavite. Yan, bentahan ng mga Japan Surplus Truck. Ito ay walang truck ban mga katracker dahil yung capacity lang nito, yung gross weight niya ay 4,200. Net capacity naman na 2,100. 3 passenger. Ayan, kumikinang-kinang, diba? May blue, gold, ayan, violet. Diba? Ang ganda ng kulay. Dito tayo sa loob. So, ito yung loob. Naka-power window na. Bago yung dashboard. Ayan. Bago po yung dashboard na kinabit namin dito. Ito ay talagang pang left-hand drive na. Hindi to katay or converted. So, yung cab natin naka-bubble top. Ayan, kung makikita nyo. Merong doom light. Ayan, harap likod. Tapos, naka-polster na yung mga upuan. Yung sa passenger side and then driver side. Merong center seat chair. Tapos, 6-speed manual transmission. Manual lang po itong unit na to, yung transmission niya. So, yan, ang ganda. Yung suspension niya, naka-lip spring suspension, harap likod, and then, additional na rin, dinagdagan para, ayan, mas matibay sa mabibigat na kargahan. Dinagdagan po yan, yung suspension natin sa harap at likod. Sa mga gulong naman, ngayon, ang nakakabit na gulong dito, brand new na, Otani brand, made in Thailand. Ang sukat ng gulong, 7.5 R16. 16 yung rim, meron siyang 6 studs. Ito po ay naka 6 studs, maganda ito. Tapos, yun mga katracker, sa preno niya, naka brake drum, harap likod. Ayan, naka brake drum po siya. So maganda to, matibay to. Malakas yung preno nito mga katracker kapag ayan, ganitong brake system yung nakakabit sa harap mo. Yung iba kasi na modelo naka disc brake na, pero ito naka drum brake pa rin, pero mas recommended talaga to. Okay. Dito tayo sa body. Kung makikita niyo yung body pinturado, fully repaint po 'yan. Ayan. Color red. Tapos naglagay rin kami ng bended running guard, steel, 2-layer hanggang likod 'yan, 'di ba? Ang ganda. So pinturado po 'yan.
silver itong likod ng cab, tapos kulay pula, and then nagpalagay rin ng lettering yung ating client. Ayan, Cold Storage and Movers Incorporation. Ayan, shout out po sa inyo. Sa mga ilaw natin, naka M4 type clearance light, stock dito sa unit. Tapos sa taas naka LED, and then ito yung ating air cleaner. Ayan, may nagpapa-shoutout. Shoutout natin yung gumawa nitong unit na to na si Romeo Bacalanco. Ayan, contractor. Diba? So, ayan, nirelocate din yung air cleaner. Inilagay sa taas. Ayan, pero hindi ito makikita kasi natatakpan ng windbreaker. At naglagay rin ng awning or bintana na maliit para, ayan, may pumasok na hangin dun sa loob. So, sa makina, ayan, ang makina nito ay 4HK1, 4-cylinder, direct injection na may turbo. I-detailed pa to, iwa-washing pa yan para malinis kapag nilabas dito sa planta. So, ayan, ito yung fuel tank. Malaki yung fuel tank nito. Toolbox na may capacity na 30 kg. Ayan, di ba? Ang ganitong itsura ng aluminum van ay corrugated. Ayan, aluminum van, pinturado. Diba? Ganda ng kombinasyon ng kulay. Dito sa likod, ayan, yung leaf spring suspension natin with auxiliary yan. Ayan, auxiliary leaf spring. Six-wheeler. 4x2 lang ito, 4x2. Reservang gulong dito sa likod, ayan, meron siyang spare tire carrier. Dalawa yung reserba nito, requested by client, nasa BSO. Ito naman yung likod ng close van, yung tailgate ng close van. Pro hoop pala yung may gawa ng van sa Japan, pro hoop, diba? Maganda yan, pro hoop. Ayan, ganda, tibay ng stepboard nito. Ayan, makikita nyo, stepboard. Tapos naglagay rin ng grill sa taillight para may guard yung taillight natin. Silipin natin yung loob ng close van para makita nyo. Ayan, ito yung loob ng close van. Naka plywood panel, uri Japan, stock. Medyo, ayan, may ni-repair lang kami dito, maliit na damage, pero ito, isa lang. Tapos may tatlong van light. Ayan, naka kahoy yung flooring, kahoy, pinturado. Tapos yung mga gulong nito, supplied, yung mga nakakabit na brand new na gulong, supply ng client. Kaya dadali nila yung surplus na mga gulong na dating nakakabit dito sa unit. So yan mga katracker. So dito sa kabila, ganun rin, diba? Ganun rin yung pintura niya. May lettering din kabilaan. Nandito rin yung isang spare tire, diba? Dalawa. Brand new battery, Motolite Champion, 24 volts. Itong unit na to. Sariwa yung chassis. Ayan, 18 feet yung haba ng chassis. Mamaya ilalabas na to, may inaayos lang. Kung naghanap kayo ng Japan surplus truck, baka dito kayong makahanap. Punta lamang kayo dito sa Kalipil Marketing Corporation. Dito yan sa number 66, Barangay Mambugdos, Bacoor, Cavite. Ayan, iba't ibang truck makakita kayo dito. Nagbebenta rin kami ng fabricated body. Ayan, brand new crane. So, ayan, kung mag-inquire kayo, mag-message lang sa akin FB page, Tracker Moto PH. Makapag-inquire kayo mga tracker. So, ayan, nakita nyo na yung unit. Kung nagustuhan nyo, paki-like, share, and subscribe nyo na rin yung aking YouTube channel kung hindi pa kayo nakaka-subscribe at napadpad lang kayo dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.